Tuwing narinig ko pong nagpapasalamat kayo sa akin, kay Pangulong Duterte, eh, nanliliit po kami. Huwag po kayong maibahan. Sa totoo lang po, kami po ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil kami po ay mga probinsyano lamang na binigyan niyo po ng pagkakataon na makaservisyo sa inyo. Kaya kami po ang dapat magpasalamat sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Dahil pagkatapos ng mahabang paghihintay, dahil dumaan pa rin po yung pandemya, ay sa wakas, matatanggap na po natin yung ating housing. Dala sa langit yan o sa kabilang buhay, pero yung iiwan nyo pong tulong o yung legasiya sa mga mahihirap po ay hindi po malilimutan ang ating mga kababayan. Magandang araw mga kababayan, welcome na naman sa aking channel. Ito pala sa ating mga subscribers, viewers, ambitious bill po na sana po, ako pangarap ko talaga, pangarap natin ng bawat Pilipino na sana po ay wala ng squatter sa sariling bayan. Sinunugan po kami, isa rin po siya sa unang tumulong sa amin na pumunta sa amin doon. Nalaking pasalamat po namin dahil hindi niya po kami pinabayaan, tinulungan niya po kami, binigyan niya kami ng pang-financial noon, binigyan niya kami ng lakas ng loob na makakasurvive kami. Gaya ng pinangako ko sa inyo noong 2019, babalik po ako sa inyo noon, bumalik po ako rito, makatulong man lang. Isang malalaking pasasalamat, lalo-lalo na sa ating kuya sa Senado, Senator Bongo, dahil siya po ang nag-initiate kung paano mapabilis at maiplano agad ng ating proyekto na ito. At sa umagang ito, masasaksihan po natin yung matagal na nating minimithi na makamit at magkaroon na tayo ng maayos at magandang tahanan. Ay ibang-iba po, mas maganda po ngayon. Malaking pagbabago po sa amin. Ang laki po ng hindi na kami natatakot na bumagyo, na masira ang bahay namin. Dito po sa pabahay po, kaanap po kami, panatagda po yung kalooban namin. May masasabi na kaming sarili namin na talagang permanente. Dahil po sa napakadali nyo pong lapitan anytime. Kay Senator Bongo, maraming salamat po sa lahat po nung natulong niya sa amin, lalong-lalo na noong umpisa ng nasunugan kami. Alam ko naman po na may tutulong sa amin. Hindi po kami nawawalan ng pag-asa dahil po nandiyan po ang gobyerno. Tuwing narinig ko pong nagpapasalamat kayo sa akin, kay Pangulong Duterte, eh, nanliliit po kami. Huwag po kayong maibahan. Sa totoo lang po, kami po ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil kami po ay mga probinsyano lamang na binigyan niyo po ng pagkakataon na makaservisyo sa inyo. Kaya kami po ang dapat magpasalamat sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Tapos ng mahabang paghihintay, dahil dumaan pa rin po yung pandemya, ay sa wakas,
sa langit yan o sa kabilang buhay. Pero yung iiwan nyo pong tulong o yung legasiya sa mga mahihirap po ay hindi po malilimutan ang ating mga kababayan. Hindi lang po dito sa Bataan, kung hindi sa buong bansa. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim para lubusan ang iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral, tandaan, katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan.